Hi guys! Welcome to Kuya Luis Sports Vlog. Sa video ng ito ay pag-uusapan natin kung paano mag-transition from mountain bike to road bike. Ano yung mga kailangan mo i-consider bago ka bumili ng unang mong road bike? Kamukha ng adjustment in body position, gears equipment, budget, at syempre dinagdag natin yung paggamit ng cleats pedal na halos requirement ito pagka gumamit ka ng road bike. Kaya kung isa ka sa nagbabalak ng bumili ng road bike, panoorin mo ito para makatulong ito sa'yo. At syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe. Nadinig nyo naman po sa intro ko na pag-uusapan natin ngayon si mountain biker, ito po si mountain biker na nagdesisyon mag-gumipat or mag-transition na sa road, to road bike. So, pag-uusapan natin dito yung syempre yung siklista mismo, yung equipment, yung bike, syempre yung body position, tsaka syempre po yung budget ng paglipat sa road bike. Okay, so umpisahan natin kay mountain biker. So ito si mountain biker. Actually po ako nagsimula ako ng mountain bike talaga. Ilang years ako nag-mountain bike bago po ako ma-curious or mag-transition na rin sa road bike. Kaya ako sinishare ko sa inyo kung ano yung mga naging decision, mga importante dun sa naging decisions ko nung time na yon. Kaya yun po. Kasi very safe po talaga na kung ikaw ay magsisimula pa lang sa bike. Mag-start ka po sa mountain bike kasi basic body positions, basta marunong ka mag-bike nung bata, kayang-kaya mong i-apply sa mountain bike dahil hindi po complicated ang setup ng bike at ng body position during the ride. Kaya, tsaka syempre po sa totoo lang, mas madali pong humanap ng mga murang MTB. Mas madali pong humanap ng murang MTB kaysa po sa murang road bike. Kaya safe talaga pati sa budget na mag-start ka bilang mountain biker muna. So simulan ko kay mountain biker. So ito si getup ni mountain biker. Ito ang itsura ni mountain biker. Unang-una siyempre palagi yung safety, yung helmet. Ang helmet ni mountain biker ay may visor. Yan yung kauna-unahang magiging palatandaan mo na ang nabili mong helmet ay pang mountain bike may visor. Pangalawa, yung gloves. Full finger gloves po ang gamit ni mountain biker. Bakit po? Kasi nakadesign naman talaga si MTB para mag-trail, pumunta sa bundok, na very common po yung matatalim na sanga na kailangan mong idasog, ganyan. Kaya minsan kailangan mong harangin. Minsan po hindi po maiwasan na sesemplang ka. So, ito po mismo yung pang sasapo mo sa lupa. Ano? Kaya po, for protection po kung bakit full finger gloves ang gamit natin. Sa damit din po, syempre may nakikita akong mga naka-mountain bike na naka-cycling jersey. Okay lang naman yan kung sa road mo gagamitin. Pero pag sa trails po, nasubukan ko na huwag niyo pong gagamitin yung mga mamahal, lalo na po yung mga mamahaling cycling jersey niyo sa trails, hardcore trails. Kasi pagka nadaan na kayo sa maraming siit-siit o sa mga tinik-tinik ng kawayan, sana magkakabutas-butas po, uuwi po kayong butas-butas, sayang naman. Kaya nakadesign talaga sa naka-long sleeve po na parang pang-motor, MTB shorts talaga, makakapal ng tela, maraming busa para marami kang mailagay kung ano man. Tapos syempre po, ang very specific po kay mountain biker ay yung hydration bag po. May hydration bag. Na may, ayan, may patsupon po yan, dito umiinom, ano? Wala po kayo siguro makikita na naka-road bike or napakabihira nung may makikita kayong naka-road bike na naka-hydration bag, ano? Kasi syempre po ayaw nating maging bulky. So si mountain biker, very common naka-hydration bag kasi 2 to 3 liters at least po yung baon yan pag nasa trails kasi wala pong tindahan para mabilan ng tubig. So yun lang naman po yung basic na binibili natin o yung kailangan nating essentials for mountain bike. Dito na tayo sa equipment or kay mountain bike. Si mountain bike po, very basic po yan. Kailangan mo lang kunin yung size mo ayon sa height mo, yung size ng gulong na gusto mong kunin, kung 26 sir,
27.5 or 29er. Tapos po, pag nabili mo na yung bike, wala ka na kung aayusin dyan, kundi ito lang. Itataas o ibababa mo lang yung seat tube, ganun kadali. Komportable na siyang gamitin, depende dun sa pag-ride na gusto mo. Tapos, ang isang importante lang din naman sa bike, ano? Kadalasan po si MTB, okay lang po kahit flat pedal lang. Hindi po obligado, hindi ka mukha ni road bike, nauubliga ka or ibabash ka ng mga tropa mo na hindi ka naka-cleats pedal pagka naka-MTB ka. Sa MTB po, may mga hardcore na nagtetrail na naka-MTB cleats pedal, pero may magagaling din po na mag-trail na hindi naman nila kailangan bumili ng cleats pedal. So okay lang po, minsan nag-upgrade sila pero flat pedal. Okay guys, eto ang makikita nyo, eto na si road bike. So ako na si mountain biker na nag-decide na ako na mag-road bike. So ano yung unang gagawin ko? May dalawa po tayong pagpipilian. Depende po sa budget ninyo. Pwede mo, unang-una po, pwede ninyong ibenta yung mountain bike. Siyempre po, kahit mahirap sa atin yan, pero gusto natin subukan, ibenta mo si mountain bike at saka ka maghanap ng road bike. Ako po personally, ang ginawa ko po dati, dahil hindi ko po talaga handang iwan ng pagiging pagte-trail, pagda-downhill, hindi ko po binenta yung mountain bike ko nung time na yon. Pero dumating po yung panahon na hindi mo na rin siya nagagamit, tapos gusto mo ring ma-upgrade pa ng mas maganda yung road bike mo, kaya dumating din sa time na nabenta ko po yung mountain bike mo. So pwedeng benta mo kagad yung mountain bike mo, buo ka na kagad ng medyo madiing road bike. Pwede rin na huwag mo munang ibenta si mountain bike mo, kuha ka muna ng basic na road bike para malaman mo muna kung talagang mag-e-enjoy ka at magtutuloy-tuloy ka sa road bike. Kita-kita naman po, obvious naman na pagka yung getup ko na to, ang sinuot ko pagka nag-road bike ako, kahit hindi ka po marunong mag-bike, makikita mo parang may mali sa itsura mo. Kaya yun po yung isang masakit na katotohanan. Pag nag-transition ka po from mountain bike to road bike, halos wala ka pong magagamit na gamit, lalo na sa mga gears mo na pwede mong dalhin kay road bike. So ito po lahat, hindi ko po yan magagamit. Talagang kasama yan sa ipupunta mo. Kaya po pag may nagtatanong sa akin, Kuya Lu, meron akong 50,000, gusto kong mag-road bike. Ang sasabihin ko sa kanya, bumili ka ng tigta 35,000 na road bike, yung 15,000, ipambili mo ng gears mo para kumpleto ka na. So yan po ano. Okay guys, so eto na si mountain biker na natuloy ng maging road biker. So kung makikita ninyo, walang kahit isa kanina na suot ko, na nailipat ko para magamit ko dito sa road bike, kundi yung shades. So yun nga po yung sinasabi ko, no? So number one po, so isa-isayin ko kung kanong naging comparison natin ka para makita natin kanina, ma-compare natin doon sa mountain bike. Okay. Sa helmet po, kung makikita ninyo, yung helmet ko bilang road biker ay, ayan, so, more on aerodynamic and walang visor. Bakit walang visor? Kasi kadalasan ang position natin kay road bike, nakayuko, nakatingin lang tayong ganyan. So, kung may visor, haharang yung visor sa line of vision mo. Ayan, yun, wala siyang visor. Tapos, yun, ito na nga yung bib set na tinatawag, o yung cycling jersey. Very fit. Manipis lang siya para presko and aerodynamic din. Ito, maaaring matawa kayo pero ganun po talaga. Yung mga naka-road bike po na naka-jersey ng ganito, hindi po talaga sila nag-brief kahit sa mga professional po, hindi nag-brief. Lalo kung hindi komportable pagka po nag-brief ka, lalong magkakasugat ka. Naka-design po ito na may padded po siya, may mga protection yan. Naka-design ko para hindi ka mag-brief. Compare po kay mountain bike, sa laki po ng mga mountain bike shorts, ano? Yan po, ang huwag nyo susubukan huwag mag-brief kasi lilitaw po na yung bedroom nila, ano? Kaya, sa road bike, hindi talaga na mag-brief. Ayun, so alam nyo na yan. Punta na po tayo dun sa bike setup ng road bike na sinasabi ko, mas komplikado siya compare kay mountain bike. Kanina kay mountain bike, makuha mo lang yung size ng frame, gulong, angat mo to, tapos na. Pero dito po sa road bike, unang-una, napaka-critical po ng height mo, pati yung haba po ng legs mo, ng katawan mo. Kukompletin po yan para makuha mo talaga yung the best fit na road bike para sa'yo. So, after mo makuha yung frame,
tamang sukat ng frame. Pangalawa, pag nabuo mo na siya, syempre po, number one, yung taas nitong C-tube, matagal din po timplahin yan. So, depende po. Pag-aaralan mo yan, magta-trial ng error ka talaga. Ultimo po yung pag-atras abante po nung saddle mismo, ay napakatagal niya rin pong kakapain kung ano yung the best na mag-fit sa'yo. Tapos po, dito naman, yung haba din po nitong stem na to, isa rin po yan sa tatansahin ninyo, titiplahin. At kung gano'n po ka-islam, kung gano'n po kababa na yung magiging spacer mo dito sa head tube ninyo. So, advice ko po sa mga mag-i-start na yung hindi naman po kasi lahat talaga nabihayaan na kaya po nila kagad mag-adjust sa position ni road bike na talagang naka-aggressive na aggressive na yung iba po. Syempre, hindi naman iwasan. Naiipit yung chan o hindi pa talaga flexible. Huwag po kayong matakot mag-try ng road bike kasi yung mga magbibili ng road bike, hindi pa naman po kagad mababa or aggressive yung setup niyan. So, ang advice ko po, ganito, mataas muna yung part na to ng stem, tapos unti-unti niyo pong bawasan yung spacer sa baba hanggang sa maging aggressive na po kayo, makapag-adjust na yung katawan ninyo doon sa mga bagong lipat pa lang kay road bike. So, yun lang naman po. Yun yung malaking pagkakaiba. Unahin natin i-ride tong road bike. Tapos, yung main difference, sabi ko nga kanina, sa road bike, medyo obligado ka para ma-maximize mo efficiency ng pag-pedal. So, kailangan naka-cleats pedal and cleats shoes ka. So, papakita ko. So, ito yung cleats pedal. So, makikita ninyo, hindi siya kamukha ng mga common pedals na nakikita natin. Kasi naka-partner siya dito sa cleats shoes natin, ano? So, yan. So, yan yung locking system ng cleats at saka no pedal. So, ilalak natin. So, yung paglock niya, diretso lang. So, lahat ng diretsong pedaling stroke mo, firm yan, nakalock. So, paano pagtanggal? Nung una, akala ko magnetic, ano? May nagtatanong magnetic ba yan? Actually, ako din nung una, akala ko magnetic, pero hindi po. May motion siya ng correct na pagtanggal. So, ititwist mo siya. So, ulit. Okay, for the last time po, ikakabit ko ulit, ano? Para makita ninyo. So, ito yung start niya. I-hook mo yung harapan niya, tsaka mo siya ilalak. So, yun po, ano, very firm na lang. Wag po kayong matatakot, ano. Actually, ito yung isa sa akin natatakutan ng mga magro-road bike. Yung magki-cleats, ano, yung sasabihin nila na hindi pwedeng hindi ka tutumba bago ka matutong mag-cleats. Hindi po, ako po mismo, may mga technique po para makita, o yung hahawa ka muna sa pader. Tapos po, may tension po yan, ano. So, dito, yan yung tension. Ang isang tip ko po, yung pinakamuluwag na tension muna para yung tendency mo pag tutumba ka na kusang matatanggal po yan. Tapos, along the wall ka muna mag-training para may hawakan ka. So, wag po kayong matatakot. Ako po, natutuwa ko mag-cleats na hindi po tumutumba kahit isang beses. So, yun po, ano, yung cleats. So, una ko yung pakikita yung pinaka-aggressive, yung hand position yung sa drops, ano. So, ito yung makikita mo, pinaka-lowest position sa road bike, pinaka-aggressive at pinaka-aerodynamic. So, pagka-speed, malapit na yung finish line before mag-remate, nakikita mo yung mga cyclists ganito na para ma-maximize mo yung aerodynamic ng body position. Pero ito rin yung pinakamahirap kasi yung level of flexibility kailangan mo dito, ayun, naka-adjust ka na talaga sa road bike. So, pangalawang position ko, ito yung kumbaga semi-aggressive lang siya, no? So, ito yung kadalasan na pinaka-comfortable na position sa road bike. Nakahawa tayo sa hoods. So, pagka chill ride lang or yung spinning lang, ito yung kadalasang makikita mong position ng mga nagro-road bike. So, ulitin ko po, ito yung sa hoods, ano? Hindi siya masyadong aggressive, pero low position pa rin kung makikita ninyo. So, yung pangatlong position, ito yung pinakamalapit sa position ni MTB, ano? Ito yung tops. So, ito yung last position, yung third position. Ito yung nakahawak ka sa tops na tinatawag.
ito yung pinakamalapit sa position ng MTB. So ito yung hindi ka talaga sa baba, hindi ka masyadong hindi kailangan masyadong flexibility. Pero actually hindi ito masyadong recommended kasi kung makikita ninyo, wala kang access sa brakes. So usually ginagamit lang siya sa climb. Ayan, yun po yung tatlong position ni road bike. Okay, so ito si MTB, actually very basic position, ano, very upright. Kaya walang flexibility involved. Sige, paranin na natin. Kaya kahit first time mo lang sumakay ng MTB, well adjusted kagad yung katawan mo. So minsan, kailangan minsan tatayo ka lang. So very basic pa rin. Kung minsan kahit yung muko ka, hindi pa rin siya kasing aggressive ni road bike. So yun nga sabi ko, very easy mag-adjust ang katawan para kay MTB. Ito yun yung mga basic comparison na riding position ng MTB to road bike. So sana po may natutunan kayo para makonsider ninyo bago kayo lumipat sa road bike. So syempre, shoutout dun sa videographer ko, no? Dahil kailangan natin ngayon na on the bike footage, ano? Kaya yan, pakiharap mo sa'yo. Kaya si Wendell. So pagka may kailangan kayo, mga cycling socks, so si Wendell pangilinan ng kasagutan. Yeah. Ayos, shoutout. Guys, inulang tayo ng time kahapon doon sa pag-shoot ng video. Tapos, syempre, medyo pagod na rin yung human drone ko, no? Nakakasunod sa akin ng bike na habang hawak-hawak yung camera. So, uunahin ko na syempre si Parang Wendell Pangilinan. Salamat doon sa pagsama, sa pagtulong sa akin sa pag-shoot ng video. Tapos, kaya ngayon, syempre, hindi naman po natin pwedeng kalimutan yan. Bago tayo mag-run ngayong umaga, isisingit na natin yung mga shoutout. Kaya ito na po. Yan. So, unahin ko po. Sa shoutout natin si Sir Bench TV, si Jan Kailaw Vlog, at si Admin Kelly Adventure. Ito po, may mga YouTube channel po ito, no? So support nyo rin po sila. Ako, chinecheck ko po, tinitingnan ko rin mga videos nila para makakuha tayo ng ibang mga tips din. Tapos si Kuya Jed Ganaban, ano, i-check nyo rin yung channel ni Kuya Jed kasi about self-defense naman niya ng mga training. Tapos si Darcy Guevara, nag-comment din siya ng Team Biker Bros, ano, ito mga nakakasabay ko to, nakakatambay ko to sa after mag-training sa Peñaranda sa hapon at saka sa plaza. So shoutout sa inyong lahat. Pero sa susunod, mag-helmet na kayo, pagagalita ko na kayo sa susunod. Tapos ito po, isisingit ko, mabilisan lang, may bago po kasi kaming G-Sing na gawa ng mga klasiko ng elementary, mga kababata ko lahat yan. So in random order po, ano, wala po itong kahit anong ibig sabihin. Unang-una po si Franco, yung pinakamabait naming kaklasihan ng elementary. Si Archie, yun, sana makaride ka namin minsan. Tapos si Jenny Babe, yan, lagi na ako supporta. Si Ispo, ano, si Paring Christian na Ispo, na ng Ispo lechon. Kung kailangan niyo po ng lechon, kahit mahirap po ang baboy, bahala sa inyo, kayang-kaya po ni Paring Ispo yan. Tapos si Angel po, si Joshwell, saka si Leo, syempre active na active yan sa GC natin. Tapos ipanghuhuli ko po ito, no, si Enrique po at saka si Journaline. Shoutout din sa inyo. Tapos ito na po ipanghuhuli ko, no, kasi may bilin po ito sa akin, baka mamaya masaktan po ako pagka hindi ko sinunod, no. Si Ate Iris Amba po, ayan si Amba. Kasi meron po siyang page ngayon. Pa-support po ng page niya na Beauty and the Beats. Kasi may mga product po siya, Dear Face product po, ano, ibig sabihin sa mga pampaganda po 'yan. Hindi po 'yan magiging crush ng bayan ng kinder kundi po niya alam yung mga pampaganda. Kaya ayun po. So pa-support po yung may mga girlfriend diyan, fiancé, may asawa na gustong gumanda. PM niyo na si Iris Amba. So 'yun po muna. Tapos yung mga nakatambay na kasama ko po sa Peñaranda po or sa plaza, abangan nyo po, nandito po yung mga video shoutout natin susunod. So yun po, ride safe and see you on the road. Teka. Sa GCAC ka pa, no? Yun, shout out.